So hello guys, bago ka palang like, subscribe, comment, share. So dito tayo sa Friendly Youth Advice 2022 to 2019 part. Naka, sige. So part 134, 35 or 133. Pindi lang. So, yun. So pag-usapan natin yung paano makasurvive ang youth sa buhay. So ito, may mga ginagawa akong formula para makasurvive yung mga youth na yan. In just low as 100 pesos per day, biro mo. So, sa isang buwan, 30 days, 31, may 3,000. Okay? Minimum niya, 3,000. Times, sa isang buwan, sa araw, 100. Times 30, 3,000. Times 12, so abot siya ng 36,000. Times 10, 10 years, ay 365 days. So, 100 lang yun, di ba? So, habang kang nagtatrabaho, nagdinegosyo, o ano bang ginagawa mo, pero, hindi mo yan magawa kung may bisyo ka plus may bata ka, pamilya, di ba? So, pero ganito na formula ito is single edition. So, sa mga may asawa na is mahirapan ako mag-compute dyan. Kahit 100 lang naman, di ba? Kasi, malaking problema na talaga yan. Di na natin makompute yan. So, sa mga single edition to, sa mga youth. Kasi yung youth, wala naman talagang asawa yan. Yun naman talagang original na title natin sa video natin. Okay? So, 100, 100 or 200. Kung 200 sa isang 200 sa araw, aabot siya ng 7,000 o 6,000. Then, 72,000 isang taon. So, sa 10 taon, naabot siya ng 720,000. Diba? So, mathematic competition tayo. So, dapat sa goal sa isang araw, may 6,000 pesos ka isang buwan. Parang ipon challenge siya. Pero yung mga youth dyan na nag-aaral sa loto dyan, mga SWR 3, iipon muna ninyo yan. Diba? Practice game muna kayo, qualification round. Nasigurado kayong qualified kayo, hindi muna kayo tataya doon kung hindi kayo praktisado, master. Diba? Kung iipon ka sa mga past result. Pero dito tayo. Dito tayo sa mga youth, yun, mga nag-aaral ngayon, mga 15, 13 years old. Biro mo, sa 10 years from now, 200 pesos yung iniipon mo. Meron kang 720,000. Ang laki ng pera na yun. Yung ipon na yun, may hati mo yun ng apat, may emergency fund, may investment fund, may saving plan. Diba? So, mahati-hati. So, yung mga pera na yun, pwede mo mahati ng mga kahit 150,000. O, diba? Parang numero, diba? Ganun, sa 10 years lang, so 13 years old, kung nag-iipon ka 100 per day, sa 23 years old, meron ka ng 720,000 pesos pang college mo. O, diba? Di ka na mahirapan. May investment ka pa kahit mga 100,000. O, ganun ang ka-powerful ang pera. Ang problema dito, kung may anak ka at may bisyo ka pa, mahirapan ka talaga. Kasi ito, paano makasurvive ang youth? Ayan, mga youth na cute. Kung may mga shabu dyan, mga sigrilyo, mayroon ka mga soft drinks dyan, yung mga alak mo na yan. Kasi design yan para pampahirap sa'yo. Struggling ba? Pahirap sa'yo. Akala mo na lahat ng nakilala ko, na lahat ng may bisyo, namamatay, bihira lang yung tumatanda na nakakasurvive. Halos talagang may bisyo, magkakasakit ka talaga sa ospital. So, ganun kaganda ang pagsisaving, ang pag-iipon ng pera. Kung nagluluto ka dyan, kung ano bang negosyo na pinapasukan mo, forex. Maganda talaga. May computer ka, tinanood mo mga smartphone. Kasi, biro mo si 100, ano ba bibili mo isang araw? Diba, Red Horse? 120 na yon ang isang, ano, litro? O, yun. Ano pa, si Grillo, 8 na yung isang stick. So, naubos mo si isang stick sa isang araw. Bira lang yung mga sampu, may 80 ka na isang araw. May cook pa pa. May mga pag-shampoo ba, di ba? 200 pesos yun. Siyempre, 400 ang nasayang mo. Nagtatrabaho ka nga, 500 ang araw mo. Wala ka rin matirang pagkain para sa'yo. Naku, bisyo pa lang yan ha, pagkain mo lang yan. So kasi,
mindset kasi ito ang problema dito, yung isip ng tao ba, kahit anong advice natin dyan, kung hindi natin i-realize yung mga ginagawa nila, ay wala rin. Biro mo, pasyal-pasyal mo na yun sa Boracay, di ba? Ihipon mo yun mga 10 years, 15 years. Di ba? Wala naman yung mayaman sa bakasyon lagi eh. Nagbabakasyon ka, ano na bang selfie ng trabaho kung hindi ako magbabakasyon? Kasi mga bata kasi, ito, mga juice-juice mo na yan, ibibili mo yan. So, isang toniladang bahay na yung binibili mong alak. Sige, Leo, isang building na ganyan, no? Sige, Leo mo, all life. So, kung maghalaga yan ng mga, siguro ng mga 30 million, sige, Leo lang yun. Biro mo, milyonaryo ka na. 30 years. Now, ano nangyari? Pagkatapos ng bisyo, nagkakasakit, pupunta ka ng ospital. Magkano bang yung down sa ospital? 10 to 15,000. Pagamutan mo, pagkatapos ng ospital, abot pa ng 200,000. O, naubos na yung pera mo sa ospital, ay yung pang bisyo mo, pupunta ka pa sa ospital. O, si, di ba? Yan na kasi nakakasakit, yung nagsasabu-sabu pang iba. O, susunugin talaga ang utak mo. Hindi ka talaga makaisip ng maayos dyan. Kasi itong mundo na to is very brutal talaga to. Makita mo lang, maliit-liit lang yung binibigay ng mama mo. So, mga parents talaga, yun ang mag-i-encourage sa anak nila. Uy, mag-ipon tayo para sa magandang future mo, 25 years old, 30 years old. Diba? Start right now, mag-invest. Mag-invest ka sa sarili mo. Iba yung invest mo sa negosyo. Kasi mga business na yan is kailangan talagang pag-aralan yan, pag-isipan. Huwag ka papasok muna kaagad habang nandyan ka pa sa magulang mo. Diba? Lagi kang pinagalitan o ano bang ginagawa mo, parang hindi ka masaya dyan. O, diba? Isipin mo, magbibigay ka ng time, mag-meditate, makarelax sa bahay mo. Diba? Okay naman yung may lugar ka. Importante dito is may pera ka at the end. Kasi paano ba yung masaya ka, yung ilang years ka nung masaya? Yung pagkatapos ngayon, importante ngayon. Pagdating ng panahon. Yung pagdating ng panahon dyan, kung hindi ka nakaipon ngayon, pupunta ka lang sa ospital, wala kang pera. Siyempre, pabigat tayo sa magulang nun, sa mga pabigat sa kamag-anak. Ang importante dito, hindi naman talaga araw-araw mo pipilitin. I-goal, isit mo to per month at saka per year. Diba, mas maganda sa isang buwan ngayong March, ipunin ko 6,000. O, instead, bibili ko ng bagong cellphone, bagong damit, mga mahal na sapatos, mga 6,000. Yun. Dapat, bongga ko, mamahal na mga camera. What if, iipon mo yun, diba? Ang ganda. Yan talaga ang problema kasi. May time pa na darating yung sakit, hindi mo inasahan yung mga ubo, sipon, mga lagnat, mga sugat-sugat, di ba? Yung mga bakterya. Siyempre, magastos yun. Lalo na yung nag-aalak ka, siyempre, dali lang ang arak eh. Sige, Leo, at saka Red Horse lang, after 10 years, 20 years. 20 years old nga ngayon, so pag 40 ka na, milyonaryo ka na, dalawang tao to. Ang isa na puro bisyo lang, hindi nag-iipon, nagtatrabaho ka lang habang buhay. Yung isa, nagtatrabaho nga, nag-iipon, nagkukontrol sa sarili, walang sakit, saka may pera, din yung matalino dito. Yung pera mong iniipon mo, ini-invest mo pa, din dumadami. Diba? Habang nag-iipon, dumadami. So, ang pera kasi, itong mga piso na yan, 5, 10, parang authorization yan. Kung sa loto, kung nanalo ka, ang pera ay, authorization. Hindi ang pera nagsasama sa'yo. Hindi masama ang magkaroon ng pera. Hindi. Depende kasi sa mindset ka, kung gusto ka mag-drugs, sige, nandun ang pera. Ang pera is a servant of you. Kung sa ano pa yan, sundalo yung piso na yan, mga 20, mga sundalo yan, that's our little soldier sa ating buhay. Siyempre, yun ang gagamitin mo para magtrabaho para sa'yo, parang ganun siya. Depende rin sa mga pangailangan mo, kasi ang buhay ngayon, kailangan talaga ng pera, magbunot ka talaga ng
ng pera talaga yung ano, sacrifice talaga. Yun ang purpose ng pera. Money is a servant. Parang gan lang yan. Parang mga tools lang yan. Hindi talaga yan nag-create ng masama. Hala, pag marami ka ng pera, satanas ka na. Ang sama-sama mo na, hindi ganun. We need money every day. Depende yan sa mindset, sa isip mo. Walang kasalanan ng pera. Ang iba pa nga eh, magka-casino pa nga eh, di ba? Pero sa akin, bawal talaga yung casino. Kung magluluto ka, isa lang. Then once a week lang. Di ba? Huwag mong araw-arawin. Pagkatapos talaga, kailangan mong magplano sa future. Mag-meditate ka. Magplano ka. Pero sa akin, suggestion, forex at saka ano pa, mga business na yan, di ba? Mga kunti-kunti lang. Kung may 100,000 ka o ano lang as scenario, so 20k lang yung pang-invest mo, so 80k iipon mo sa sarili mo. Hindi mo iubos lahat sa investment kasi hindi pa sure, hindi naman tayo negative dito. In case hindi lang isa yung inasahan mo na source, biro mo ha, kahit normal na tao, kahit walang bisyo, nahihirapan pa nga eh. Pagtrabaho, profesional nga. Eh, paano kung may bisyo ka, di ba? Mahal ang bilihin. Magkakaanak-anak ka pa, di ba? There's a time for the baby. Hindi mo na. Kasi, establish mo na yung sarili. Itong problema kasi sa atin, eh, mga Pinoy, eh. Mas believe ako sa mga foreigner. Alam nilang mahal ang bata. Dito sa atin, wala. Ginagawa lang nilang simple. Ayan. Pupunta rin din sa mga Amerikano na yan. Yun, magjojowa sila para magka-survive yung buhay nila. Ganun. Kasi mostly sa atin, guilty talaga sa atin na wala talaga plano sa buhay. TV lang, hindi nag-iipon, hindi nag-build ng business. Yun ang kadahilanan na tayo ay naghihirap. Ang businessman, yun lang mga yumayaman. Pero ito mga empleyado, trabahante lang. Yun, trabahante lang, yun ang naghihirap lagi. Lalo pang hindi nag-iipon, may bisyo pa. May bata pa. So, trap na. So, trap ka na. Para siyang ano tawag ito? Yung mud. Lupa na parang pagbupasok ka dun is guguho ka. Para siyang trap. Land trap ba yung tawag ito? Yung sana parang tubig siya din pag hindi na lalamunin ka ng lupa. Ganun siya. May utang pa. Mahilig yung iba. Mahilig pa sa utang. Hindi pa nagninegosyo, di ba? So, maganda talaga na kahit 20, isang daan, isang araw, kahit hindi araw-araw, kung may goal ka sa isang buwan, is okay na yun, yearly. Compare talaga sa wala. Yun ang, ano kasi, mga attitude sa mga Pinoy sa atin. Wala plano sa buhay. Yung sa kanila lang, bahala lang, makakain lang ako, bahala na. Ang langit na lang yung bahala sa akin. Hindi ganun. Kinuturuan tayo sa Bible. There's a money, ay meron pang tithes. Meron pang mga ganun. Yun ang mga purpose na tayo na magmasipag tayo. Hindi tayo dapat walang gagawin. Kasi nagsisipag ka naman. Iba naman yung sinisipag natin. Yung mga chismisan, TV dyan, mga pelikula. Instead, ipanood ko ng mga pelikula na yan, mga useless na mga artista. Pati iipon mo na lang yun, di ba? Iipon mo sa sarili mo. Pay yourself first kasi wala. Hindi nila binabayaran yung sarili nila eh. Yun eh. Kasi parang nagiging trap. Tawag ito? Trap ba? Trap. Nalalaglag ka sa lupa. Yung parang sinkhole. Sinkhole pala. Yung lupa na parang lumulubog ka sa utang. Sa bisyo mo. Yun. Mga habits mo. Lulubog tayo doon. Yun ang kawawa dyan. Hindi nag-iipon. Yun ang kawawa dyan. Kahit 100. Pero maraming excuse. Hirap lang buhay ko. Pero pang bisyo dyan. May pa nga pang chicks? Ay, meron. Yun kasi yung mga kapangit eh. May trabaho pero bakit naghihirap pa rin? Alam mo na. May mga bisyo yan. May mga chicks. So, sorry sa natawaan. So, like, subscribe, go, share. Change our life. Change our habit today. It will change our life. Pero kung wala tayong gagawin pagbabago, wala din magbabago sa buhay mo. Lalo pang hihirap talaga. So, like, subscribe. Maraming salamat po. Habang peace lang tayo dito ah.